Hi guys, kasama naman natin ngayon si Boss Ruben ng Kadiwa. Hello. Siya yung tatakbo na president. So Boss, ano, kamusta naman yung naging debate nyo kahapon? Sobrang ambigat, sobrang nagiinip. Yes, naging okay naman siya. Yung pinaghirapan namin ng pagpa-practice for 3 months na... 3 months? Yes, nag-start po kami mag-training for January pa lang. And then, ayun. So, ano naman yung ngayon, Sabado, na medyo, ano, nakasell ba kayo kasi wala masyadong tao? Hindi naman, halos naka 25 rooms kami today. So, talagang 7:30 pa lang nag-start na kaming mag-campaign. And then, nakakapagod, pero ito nga yung last naming pupuntahan sana ng room. Com. So, ngayon, ano po ba yung special ano nyo? Pinaka parang pambigatin, pang ano nyo, special na project or platform? So, ako talaga ang ina-advocate ko yung pagkakaroon ng One FEU Constitution. Dito po ilalagay natin yung government structure ng academic organization, institute councils at QCSO sa isang one codified document. Bukod dito, ilalagay din po natin yung mga students' rights natin para masigurado na safeguard po ang ating mga rights dito sa loob ng ating universidad. Thank you. So, final message po para sa Final mga message, for all Tamaraws, lagi po nating tatandaan na ito'y hindi laban ng Asul at Bebe. Ito'y laging laban ng plataporma. Plataformang mag-aangat ng ating sarili, ng ating universidad at ng ating bayan. Thank you po. So, make some noise kay Boss Ruben, no? Dititimba kasama ng party niya. So, guys, thank you. So, what's up, guys? So, kasama naman natin yun. Tatakbong FEUCSO president galing sa isang liab. So, si Boss Russel Batoy. Boss, kamusta naman po yung ano nyo? Naging campaign. Yun, ang campaign namin medyo nakakapagod. Pero every time na nagka-campaign kami, nakikita namin na mapalakpak yung mga estudyante, na-appreciate nila yung ginagawa namin. Kahit iba yung sinusuportahan pa rin nila, nakakatuwa na handa nilang tanggapin yung mga platforms namin, yung mga speeches namin para sa kanila, na pinaghirapan po namin. So, kamusta naman kahapon yung ano nyo? Yung pinaka-nag-iinit na ano, na grand debate? Na medyo na ano ba, na nakabahan ka or what? Oo, nandun lagi yung kaba. Pero nung nandun ako, nung tinatanong na ako ng mga tanong, I just poke out my mind and sinabi ko lang kung ano yung mga, kung anong vision ko, kung ano yung sa tingin ko na tama para sa mga estudyante. Na actually, sa totoo lang, may mga tanong doon na ayoko sana siyang sagutin kasi ang gusto ko muna marinig ko ano ba yung pulso ng mga estudyante. And whatever their stand is, yun yung magiging stand ko and namin as FEUCSO because yun ang paraan namin para magkaroon ng genuine inclusive representation. Of course, kasama yung student body. So, ano naman po yung pinaka, ano nyo, pamalakasan na project o platform? Alam mo, itong project namin ito, very encompassing ito. Actually, sinimula na ito ni Gabayan, yung revision of the Constitution, o yung Constitutional Assembly din namin, at itutuloy namin sa ngayon. Pero may mga idaladag pa kaming mga panibago. I-reform din namin ang FEU Congress. Babaguhin kasi ang structure ng Constitution ng FEU. So, magkakaroon tayo ng legislative na nakahiwalay na siya ngayon sa FEUCSO. So, it will have two houses, yung upper house and then yung lower house. Yung lower house natin, magkakaroon tayo ng mga iba-ibang sector doon ng FEU and of course yung university-wide organizations. Sa upper house natin, nandiyan ang mga student councils, presidents natin and representatives. Ngayon, ang uupo doon ngayon, mag-elect na sila ng Senate President and Speaker of the House para hindi na po nagkakaroon ng mag-interfere ang FEUCSO doon sa House of Congress. And of course, yung sa reformation, itong reformation na ito, nilook forward namin kasi marami po kami yung plano na hindi lang po yung pag-reform mismong system and training pa rin po ng mga student leaders natin. Kahit anong political party, we believe na dapat lahat ng mga student leaders alam kung ano yung mga proseso ng House of Congress to be able to produce an efficient resolution or policy para sa mga estudyante po. And of course, yung ipapasok natin ngayon sa revision din ng FEU Constitution, ang Magna Carta of the Students, it aims to provide protection and then guarantee fundamental rights of the, and privileges of the FEU students. And I want students to be part of crafting this Magna Carta para merong representasyon at makita natin lahat ng mga karapatan na dapat ipinaglalaban ng FEU Central Student Organization. Oh, wow.
So ilang months rin kayo nag-prepare sa campaign period? Actually, ang preparation naman yung mga trainings, yung mga personality development, ganyan, nagtagal siya siguro ng mga 3 months. But before that, of course, medyo nag-iisip na din ako ng mga kung ano ba yung mga plano namin gawin para sa FU. Pero yung mismong training talaga namin, 2 to 3 months po talaga siya, para lang dito sa 2 weeks natin na campaign. So ngayon, dahil Sabado, so hindi ba kayo na-hassle? Or dahil wala masyadong tao? Okay. Dahil actually, yung naging day. Problema namin ngayon, last day ng campaign ngayon, at gusto pa namin na marami kami mapag-campaign na ng mga estudyante, marami nag-request sa amin na pumunta, pero sobrang nalimitahan yung oras namin, at saka, eh nga, medyo nahirapan kami sa paghahanap din ng mga estudyante kanina, na ang dami naming time kanina, pero yung mga pinupuntahan namin mga rooms, mga walang klase, tapos na medyo gabi na, sa kami nabigyan ng mga information na parang, oh, may room pala na ganito, ganon. So ngayon, kinulang po kami sa oras, kaya pasensya na po doon sa mga estudyante na hindi nakarinig ng platforms namin, ng speeches namin. Pero sa Facebook page po ng San Liab Servant Leaders Union, makikita nyo po yung jipawan namin. And if you have questions po, you can message us directly, lahat po ng FUC sa San Liab na officers po, para sa mga katanungan ninyo. So last message na, para sa ating mga madlang people. Ayan, FU students, on April 16 and 17, botohan na po natin. Alam ko po na it's na importante na ma-elect natin ang mga karapat-dapat na bagong student leaders natin sa etong ng Tuesday po sa announcement ng winners. Pero suportahan po natin ang San Liab, Yukso San Liab, IAS San Liab, IABF San Liab, ITHM San Liab, IRPA San Liab, at ang ating mga academic organization. Pinaghirapan po namin yung mga plataforma namin. Mga plataforma po na simpleng mga plataforma ang iilan sa mga pinresent namin, pero ito po ang mga plataforma ang kailangan ng mga estudyante. At marami po kami mga bagay na po na nilobby na po kasi ng current administration, kaya hindi na namin siya na-include dito, at gusto po namin ipagpatuloy ang nasimula ng GAB administration. At sana po kung gaano nyo kainit na sinuportahan ang GAB administration, sana po ganun din ang inyong pagtanggap sa amin bilang inyong FUCSO San Liab 2018-2019. Maraming salamat po. Bumoto po tayo ng mga karapat-dapat, regardless po kung anong political party pa rin at the end of the day. Maraming salamat.